Samantala, kasama na natin ngayon si Attorney Alfegar Triambolo, Inspector General ng Internal Affairs Service ng PNP. Attorney, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali din sa inyo, Sir Angelo, at inyong mga tagapakinig sa inyong programa. Nasabta na mo ang imong sentimiento, Attorney, kay parang mahirap naman talaga na yung inyong mga rekomendasyon sa PNP, parang nababaliwala, ano ho? Isa po yon, no? Pero isa po yon dahil meron tapong mga statistics na ano, na 30% lang halos ang inaksyonan at na-reverse pa ito nung mga dinadaanan na mga liyer bago makarating sa PNP o sa regional director ng Police Regional Office. Ano ba yun, Attorney? Pagkatapos na magdesisyon ang Internal Affairs Service, meron pang review na gagawin ang pamunuan ng PNP o pwede nang implementable na kaagad yan? Hindi po, kasi yun po yung aming tinaing kahit na yung aking pang mga predecessor since 2001. Mm-hmm. Nabigyan po kami ng disciplinary authority para yung aming ayon sa kautusan ng Presidente Joseph Estrada noon. Kasi po ay ang nakikita po namin ay marami kasi bureaucratic kasi yung ating organization, dami pong dinadaanan kasi ang final decision nandoon nga sa taas. Mm-hmm. Tapos bababa ang papel bago in-implement. Kaya galing sa IAS, sa akin dito sa Kamkrame, papunta pa po yan sa tinatawag na DLOD, no? Sa DPRM, yung personnel. Discipline, law and order para reviewin po yung aming recommendation, no? Mm-hmm. At ito ay sila po ay kung sila isang ayon o ano man, sila po ay magdadrop ng decision for signature ng CPNP. Ito po ay dadaan po sa kanilang hepe ng directorate na Major General ang ranggo hanggang papunta po sa ibang mga leader hanggang makarating sa office ng CPNP. Mm-hmm. And that explains why, kung bakit maraming pasaway at mga tiwaling pulis na nasuspindi na o kaya inimbestigahan ng IAS o kaya nabigyan ng disciplinary action, na rekomendang patawan ng disciplinary action, nagtatagal pa rin sa pwesto kahit na may mga ongoing investigation sa kanila. Yan na nga yung masama noon dahil ang IAS ay they're risking, nasa front line sila, they're risking their lives para imbestigahan itong mga scalawag, itong mga sindikato na ito na nasa ating organization, although mm-hmm. ilan lang, no? At sila po ay ang aming experience, yung aming mga kinakasuhan, no? Nandiyan na sa mga tinatawag na holding center nila, kasi unit, kasi may mga kaso, ito pa'y gumagawa din ng kalukuhan. Kaya patong-patong yung makasalanan. Ngayon, pag hindi na-actionan po yung aming rekomendasyon, no? Ay ito ay pag naabutan ng retire ay makakuha pa ng retirement. Naku. Kahit puros kabustugan pa yung ginagawa ng habang naserbisyo. Kaya talo-talo po ang Pilipinong mamamayan dito. No? Uh-huh. Kaya ang aming advokasya na gawing independent po yung internal affairs, no? Uh-huh. Para matutukan. Mga ilan ho yung pulis na nirekomendan yung masibak na dahil sa pagiging scalawag, pero nakapagretiro pa? Wala po kaming statistics po dyan, no? Pero mm-hmm. Nakikita namin po sa mga kaso, naabutan na po yung mga ano, yung mga sa retirement nila. Pero meron kasi kaming from 2015 to 2017 na nirekomendang sibakin sa serbisyo, almost 500. Ang na-actionan po ay almost 100 lang at ito ay na-reverse pa. Naku. Hindi dismissal. Eh, nasayang yung effort nyo. Ganun na nga po. Pero kami po ay walang reklamo kasi yun po yung ating bureaucratic na sistema, no? Ang superior, meron po silang power to control wherein they can reverse, alter, modify, and substitute their own judgment doon sa recommendation ng subordinate. At ang isang classic example niyan ay yung mga ninja cops na na-involved noong 2013, na-involved na naman sa Antipolo later on.
Yun na nga po, ganun lang. Ibig sabihin, talagang instead na ma-reform, lalo pang naging bold, lalo pang tumapang. Kaya nga yung aming panawagan sa NAPULCOM, sapagkat pinaigting man namin itong internal cleansing, dapat bigyan po ng adjudicatory power ang IAS. Mm-hmm. Kasi para kami yung baby tiger with a bleeding gum. No? Uh-huh. Pag pinagkatawanan lang kami dito sa mga maloko nito sa nandiyan sa servisyo, no? Kasi walang epekto yung aming ginagawang pagproseso pag subject na kanilang summary dismissal proceedings. Oo. Teka muna, attorney. Ang mga tauhan ho ninyo ay mga pulis din? Majority po. Meron akong tauhang uniform na 600 uniform personnel. Kasi ito nga ang problema sa internal affairs ay hanggang ngayon, no? For 20 years, siya po ay skeletal force or interimly created. No, ganun? Hindi talaga sila napulo organized, no? At yung mga nilalagay dito ay hindi talaga selected, no? At wala pong special skill, no? An experience. Kasi po ang trabaho ng IAS ay highly technical. Mm-mm. Kasi sa pag-dispose lang ng kaso, that is a quasi-judicial function. Oo. At may mahalagang ginagampanan ng trabaho ng IAS, yung tinatawag na inspectorate. Uh-oh. At yung mga taong nalipat sa IAS na uniform ay walang training regarding manager skill para mag-assist ng effectiveness and efficiency ng performance ng ating police unit nationwide. Uh-oh. At saka mag-audit ng capabilities and operational readiness to address major problems like insurgency, terrorism, disasters, emergencies, and syndicated crime. Mm-mm. In fact, di ba, attorney, akala ko nga, attorney, mga abogado ho ang karamihan ng mga staff nyo. Kami po ay naghingi ng lateral entry ng abogado, no? Pero although inaprove ito ni dating chief PNP Oscar Abrialde, pero nagtataka din ako nung hindi ina-implement ng DPRM hanggang ngayon. Hindi kami binibigyan ng 15 na lawyers nung aming na inaprove ni dating chief PNP Abrialde. So, saan ho naroroon ang mga tauhan ho ng IAS? Nasa region o sa province? Meron kaming tao sa mga city, provincial, region at dito po sa national at okay. Mga district ng Metro Manila. Aha. Pero kung 600 lang ho yung inyong ilan ho ang total manpower? Meron po yung nakasuportang mga clerical usually at saka kaunting abogado na mababa din po ang item na binigay ng NAPULCOM ay nag-umpisa sila ng 21 at hanggang 23 lang kaya wala pong lawyer ka na mag-grab ng posisyon na yan kasi risky mm-hmm. pa yung trabaho mo at napakababa samantalang kung pumunta sila doon sa PAW ay nasa 25 na sila agad. Teka muna, ilan ho ang total human resource ng IAS natin? Nasa 700 plus po, kasama na po yung mga non-uniform personnel. Diyos mi naman. Usually mga clerical. Paano ho ninyo mababantayan ang 16 na rehiyon na attorney, no? With 700 personnel? Yun na nga po, no? Naturingang watchdog, police of the police. Pero yan nga, sabi ko nga hanggang ngayon na hindi fully organized. In fact, nung pag-assume ko ng 2017, naglalabi tayo ng pondo noong 2018 sa Congress para mabigyan lang ng counting computer kasi wala kang computer. Nung nadatnan ko, wala kang Xerox. Ay, sus. Teka muna. Attorney. Kasi interimly created lang siya, walang pondo. Creation. Yung... Oo. Ang IAS is a creation of law or executive order? It is a creation of law na dapat i-implementa ng National Police Commission ng reorganization noong 8551 noong 1998. Ito ay habang ginagawa ng NAPULCOM na hanggang ngayon hindi nagawa dahil ang programa ng Presidente din, Joseph Estrada, ay to address all form misconduct sa government at interimly created na yung IAS para maging watchdog sa PNP organization. Mm-hmm. To address ng misconduct ng ating kapulisan. Wala rin ginagawang review yung oversight committee ng Congress as to the implementation of the law?
Nakalagay po doon sa ang pinagbabatayan lang po ng pagbigay ng skeletal o interimly organization ng NAPULCOM ng plantilla position ay ang yun po yung Executive Order 101, interimly created. Kaya yung aking intelligence officer po ay dalawa lang po yung binigay ng NAPULCOM. Yung investigator po na na-item ay dalawa lang pa po. Mm-hmm. Yun po yung aming yung masaklap na na organisasyon ng ating opisina na Internal Affairs Service na maging watchdog sa ating organisasyon. Kasi sa ibang bansa, attorney, di ho ba? Sa Amerika, for example, pag sinabi mong Internal Affairs, yung pumasok sa eksena, nanginginig yung mga pulis. Dito sa atin pala parang ano lang, parang papel diliha lang ho ang function ho ng IAS. Opo, kasi hindi fully organized at hindi din lagyan ng mga pondo para pangbili ng equipment at capability building ng kanilang mga tao. Mm-hmm. So ganun po yung nangyari. No? Kaya ito naman ay gusto nating maaminda, may bagong deal, no? Pero ang aking punto talaga dito, ang aking advokasya, kasi po ang Internal Affairs, no, na gumaganap ng function ng pag-imbestiga at anis bilang isang inspectorate katulad ng ibang bansa, no, ay kinakailangan po, no, sa na opisina sa ating gobyerno, dahil alam mo po ang tayo ngayon ay nag-build ng strong nation for future generation. No? Mm. So, nandiyan tayo sa stage. So, ang malaking participation dyan, no? Ang malaking responsibilidad na maabot po natin itong pag-build ng strong nation ay po yung kapulisan. Kasi sila po yung magbigay ng kapayapaan ng peace and order na isang kondisyon ng economic development and progress ng isang bansa. Mm-hmm. At dito, kailangan po ang IAS dito na magsubaybay sa ating kapulisan para maabot po yung kanilang goal na mag-maintain ng genuine peace and order, no? Kasi sila po ay gumaganap ng pagkandak ng inspection doon sa performance at saka yung audit ng readiness to address ng mga problema sa peace and order. At yung nag-aalis ng mga tao sa PNP organization na hindi gumawa ng tama at tapat sa tungkulin. Okay. Attorney, ano ang distinction ng trabaho ng IAS sa National Police Commission? Ganito po. Ang National Police Commission po ay siya po yung ng sa konstitusyon ng taong bayan na maging administering and controlling body. Okay. So ibig sabihin, siya lang ay gaganap ng policy making, mga palisiya bilang administering body at yung tinatawag na standard on professional conduct ng ating kapulisan para to guide them to achieve their goal na to have to maintain genuine peace and order ng ating lipunan. Okay. So meron po mga itong National Police Commission po ay pagtitingnan mo po yung kanyang creation, no, yung implementa itong konstitusyon ang konstitusyon sa 6975 ay inimaskilit na po yung power nila, yung kanilang controlling authority over the PNP. Kaya pipiran na lang din sila dyan. Gagawa sila ng palisiya. Tapos ang 6975 din ay nag-authorize ng CPNP na gumawa din ng sariling palisiya. Kaya po kayang kanilang palisiya ay hindi magkasundo. In fact, ito ay contradicting to one another. No? So nakakatawa nga yan. Tapos ang komisyon din na nakikita nyo naman sa mga parada ay saan ba ang mga komisyoner? Sa mga parada kung nandiyan ang presidente. So wala talaga sila pong itin, no? Kaya ito'y pagtibayin natin, no? Ang komisyon, kasi yun po yung dream ng tao na mamumuno, so ipamahala po natin yung kapangyarihan mamuno ng komisyon sa pulis. Katulad ng ibang bansa, ng kanilang police commission, pag mayroong kontrobersiya, ang PNP organization, ay sila po ay pwedeng mag-direct na orderan ang hepe, chief of police hanggang chief PNP, na mag-retire
or mag-resign. Mm-hmm. Ganun po ang kanilang komisyon. So itong mga power na nanduduplicate sa Internal Affairs Service, itong ginawa nilang inspectorate, itong paggawa nila ng pag-imbestiga na hindi naman dapat because sila ay policy maker, itong paggawa nila ng mga crime prevention, yung mga logistics. So ito ay alisin po natin at ilagay po natin sa Internal Affairs Service. Mm-hmm. So maging independent po ang maging independent investigation, inspectorate, office na maging strong arm o implementing arm ng mga palisiya sa Napulcom. Okay. Anyway, Attorney, from time to time, makipag-ugnayan ho kami sa inyo at we join you dito po sa inyong advokasya na palakasin po natin ang IAS dahil talagang napakahalaga ho ng papel ninyo na maituwid. Ito pong mga gawain ng mga tiwaling pulis at saka yung mga dapat maparusahan, matanggal na sa serbisyo, eh huwag nang manatili pa at gumawa ng panibagong kabalbalan. Attorney, ingat lang po. Sige sir, salamat po. Maraming salamat din po. Mabuhay po ang kayo at mabuhay po ang inyong programa. Aha.